Hello, Quesada fam! Quesada Nation! Kamusta kayo today? Alam nyo naman, summer ngayon, sobrang init. Napakasarap lang tumambay dito sa labas at kumain ng ice cream. And alam nyo ba guys, kung nakita nyo ang title ng vlog na to, yes po, ako po ang gumawa ng ice cream na ito. Pero, no joke guys, sobrang dali lang nito gawin kasi parang narealize ko, ice cream, yun lang, cream tsaka ice. Hindi naman, ice cream, so pinalamig na cream. And for my first try, I wanted to try cookies and cream kasi pag cookies and cream, feeling ko universal talaga ang lasa niyan. Kahit saan ka mag-try na ice cream, pare-pareho ang lasa niyan kasi technically, it's crushed Oreo, di ba? So, ay, nahulag yung flamingo. But anyway, ito yung tinry ko, sobrang sarap, sobrang legit kasi sarap. So, naubos yung cookies and cream ice cream namin last week. So, na-realize ko, ba't di ako gumawa? Ba't di ako gumawa ng sarili kong ice cream, diba? So, ginugal ko, super dali, 3 ingredients na ang kailangan natin. So, kung interesado kayo at gusto nyo rin gumawa ng sarili nyong cookies and cream ice cream, just keep on watching. Okay, so gagawa tayo today ng cookies and cream ice cream. And ito lang yung kailangan nating ingredients. Tatlo lang, guys. So, kailangan lang natin ng whipping cream. Pero kung wala kayo, pwede rin naman yung all-purpose cream. And then, condensed milk. And of course, Oreo. Ayan, bulaga! Okay, so for our first step, ipour lang natin tong whipping cream sa isang mixture bowl. Actually, nilagay ko na lahat. Nilagay ko na lahat nung nasa karuto na to. Yan, pour lang natin siya sa ating mixture bowl. And then for our next step, i-whip lang natin yung cream natin hanggang mag-peak siya. Ito palang ginagamit ko na whisk. Nabili ko lang siya sa All Home. Parang 200 pesos lang ata. Okay siya kasi pupush down mo lang siya. Medyo weird nga lang siya tignan. Yan, pero kung wala kayong ganyan, a regular whisk will do. And kung extra kayo, kung meron kayong mixer, edi go. If you guys are wondering kung saan nakakabili ng whipping cream, usually, lahat naman ng grocery, meron yan. Punta lang kayo sa refrigerated aisle or section, usually andun yun. Malapit siya sa mga cheese, yogurt, ayan. Ayan, so i-whisk lang natin siya. Sobrang satisfying ito for me. Ayan o, tignan nyo. Ang ganda na ng texture niya. It's super fluffy! Okay, so ewan ko kung anong nangyari, pero medyo nanggigil ako sa pag-whip ko. Pero naging ganda yung texture niya, ang weird. Ewan ko, try ko na lang next time. So kung ako sa inyo, huwag kayong manggigil sa whip nyo kung ayaw nyong ganito ang ma-achieve nyo. Anyway, after that, nag-pour ako ng condensed milk. Ang suggested naman dito is 395 grams. Pero ako, inubos ko na lang lahat nung nasa can. Once na nalagay nyo na yung condensed milk nyo, i-fold nyo lang siya, i-mix nyo lang siya like this. So kuha lang kayo ng spatula and then gawin nyo to. Dapat medyo chill lang kayo, gentle lang kayo sa pag-mix nyo. Now for the fun part, kuha lang kayo ng Ziploc and then ilagay nyo dun yung Oreo cookies. Yan, by batch nyo na lang gawin if ever di man kasha. And then ilabas nyo lahat ng galit nyo, pukpukin nyo, i-crush nyo yung Oreo. So I am just using my tumbler para durugin yung mga Oreo. And then if ready na kayo, i-boost nyo na yon sa ating mixture. Ah, satisfying, sarap nung sound do. Oh. Yan. Medyo naging generous pala ako kasi dalawang packs ng Oreo yung ginamit ko. And then, hindi ko siya masyado kinrush para meron pa rin tayong mga huge chunks of Oreo pag ginagat natin yung ice cream natin, di ba? And then, after that, i-mix lang natin siya. Yan, yan, i-mix nyo. Yan, yan, yan. Sayaw, 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 sayaw. Ikot, ikot. Yan, yes. And then, after that, i-pour natin siya sa isang container. Pwede kayo kumuha ng old ice cream tub. And then, dun nyo ilagay yung inyong homemade ice cream. And then after that, ilagay na natin siya sa ating freezer and then let's leave it for about 4 to 5 hours. And then, ayan na yung kakalabasan niya. Ang sarap, grabe. Tingnan nyo, this is so satisfying. Tingnan nyo, kita nyo yung parang huge chunks of Oreo. So, sinadya ko yan para marami tayong malalaking chunks para bawat kagat natin masarap. Ayan, oh, di ba? Pwede na ba pang commercial? Oh. Hindi masyado suabe, pero ice cream is ice cream. Masarap pa rin yan. Ayan, kuha tayo ng second batch. Ayan, ang sarap po. Okay, so that is our homemade cookies and cream ice cream. Ayun guys, anong say nyo sa ating ice cream? Sobrang dali lang niya gawin. And sinabi ko naman sa inyo, diba, kung meron kayong kinikrave ngayong ECQ, eh gawin nyo. Lahat naman yan nahanap online. Again, I was really shocked na sobrang dali lang nito gawin. And if I can turn back time, wow.
Bakit may ganun? If I can turn back time, hindi ko sana in-over-whipped yung whipping cream ko. Kasi na-achieve ko na yung tamang texture eh. Pero after a while, biglang naging malabnow na siya. So, feeling ko, sa next try ko, ayun, hindi ko na itutodi yung pag-whip ko. I'm gonna try to do something different next time siguro. M&M, KitKat, or coffee. So, ayun na nga po. Papunta na po sa cooking channel itong vlog ko. Pero sana nag-e-enjoy kayo sa content kong to. So, again, if you guys enjoyed this video, please give it a big thumbs up. And also, don't forget to subscribe to my YouTube channel. Again, this is David Gison. And I will see you guys next time. Bye! Cheers!